Halika, saglit lang. Makinig ka muna. Makinig ka muna, saglit lang sa aking babasahin. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Matthew 10:38. Malinaw dito na sinasabi ng Diyos na kung sino man ang hindi papasan ng cross at sumunod sa kanya ay hindi karapat-dapat sa kanya. Based sa aking experience in my young age, tinatawag na ako ng Panginoon para maglingkod sa kanya. I think that was 13, 14 years old lang ako noon. Pero binaliwala ako yun lahat. Ginawa ko ang gusto ko, matigas yung ulo ko. Hanggang dumating yung mga pagsubok sa buhay ko. Pero I am thankful to God na hindi niya ako iniwan. Kahit na hindi ako sumunod sa utos niya. Ginawa ko ang mga kamunduhang bagay pero hindi niya ako iniwan. Kung tinupad ninyo ang aking mga utos ay manatili kayo sa aking pag-ibig. Juan 15:10. Ganun pa man ang Panginoon ang bait sa akin. Kahit hindi ko sinunod yung gusto niya, pero hindi niya ako pinabayaan. Sa lahat ng karanasan ng mapighati na dinanas ko sa buhay, nandiyan siya palagi. At ngayon, ito na ang oras na susundin ko na siya. Ano nga ba ang utos ng Diyos para sa atin? Alam niyo ba kung ano ang utos ng Diyos para sa atin? Ang sumunod sa Kanya. Pasanin natin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Ang gusto lang naman niya, yung kanyang kautusan, ay malaman natin, isa sa buhay natin, at i-share natin sa ating mga kapwa. Keep this book on the law, always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Joshua 1:8. Malinaw naman na ang salita ng Diyos ang kanyang mga utos. Kailangan nating malalaman araw at gabi.